Magandang tanghali po sa inyong lahat. There is a very famous saying that says, after every storm, there is a rainbow. Sa buhay natin, maraming mga pagsubok tayong dinadaanan. Pagsubok na tila naglulukmuk sa atin pababa. Pagsubok na pilit natin iniiwasan, pero mahirap iwasan. Pagsubok na nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Maraming bagyo na problema na kailangan nating harapin. All of us are challenged by the storms that come into our life. There are a lot of challenges that we need to conquer, obstacles that we need to finish. Hindi madali at hindi nagiging madali ang mga pagsubok sa mga hinaharap natin. Napapatanong na lang tayo sa ating mga sarili. Bakit marami akong problema? Bakit parang bitbit ko ang mundo? Hindi pa tapos, eto na naman. Hanggang kailan kaya matatapos ang mga problema ko? It seems that God has forgotten me. Makakaya ko pa ba ito? I remember when a super typhoon struck in some parts of our country. All are in chaos in that place. Maraming mga nasirang mga bahay, gusali na nabungkal ng mga puno, at maraming nawalan ng buhay. Lahat ay miserable. People are crying for help in their helplessness. And may isang interview doon, at ang sagot niya, "Tabangan kita sa Diyos. God will help us. Indeed, many came to help and rebuild the place." My dear friends, tabangan kita sa Diyos. God will help us in our problems and challenges that we are facing. God will be there for us to help us. All we need to do is to call God. We may not see God face to face, but He is always there for us. Just have faith in Him. We may have little faith in us, we may have little faith in God, but that our little faith should and lead us to God, so that we can say to Him and cry to Him, "Lord, save us." Our cry for help will be unanswered. Jesus will come to rescue us. Jesus will be helping us. Tabangan kita sang Diyos. All we need to do is to have faith in God. To have faith in God means to trust and rely to Him. Our faith in God gives us hope, peace, and security. Our faith in God empowers us to overcome obstacles, problems, and endure hardships. My dear friends, after every storm, there is a rainbow. Babagyuhin tayo, pero haharapin natin ito ng may lakas ng loob at puno ng pag-asa dahil nandyan ang Diyos para sa atin. Gaano man kalakas ang mga unos na hinaharap natin, but God is greater than them. All we need to do is to have faith in Him. Magtiwala tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya. May pag-asa sa Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa na kahit na tinutulungan na sila ng Diyos ang mga taga-Israel, pero tumalikod sila. But God continue to be with them, continue to help them. Patuloy pa rin ang Diyos na nagmamahal sa kanila. God will never break His promise. God will always there, will be there for us. Magtiwala tayo sa Kanya. My dear friends, the storms, they come and go, but God will remain. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin na walang kapantay. Amen.